Teka-teka. Bakit daw? Teka-teka. Kailan kaya? Teka-teka. Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka. Alas 4:30 na sa DWIZ. Ah, buenas tardes. Magandang hapon sa Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Pasensya na, medyo itong ating engineer sa Engineer Wasi-Wasi, hinihintay ko pa ho eh. Dahil wala raw tubig sa kanila. Sige ka, kung magwasi-wasi ka na muna dyan. Kaya medyo na-delay tayo ng pagpasok ha. Pero okay na. Kasi hindi ho po pwede hindi magwasi-wasi ito eh. Kasi yan ho ang ating requirement ngayon sa protocol. Magwasi-wasi. Pati buka, wasi-wasi. Pati kamay, wasi-wasi. Di ba, engineer? Kaya kailangan laging ganun. Hindi po pwede yung... Hindi pwede na, senyor yan. Hindi po pwede. Walang tubig. Pwede na. Pagtsagaan mo kahit isang tabo lang. Pwede na yan. Okay. Pero ito pa rin ang palata doon ng teka-teka sa DWIZ. Si Senyor Pacheco na pala. Ang inyo pong kaboka-boka, kabeso-beso, hanggang alas 5:30 ng hapon. Ngayong araw na ito ng... Anong araw ngayon, engineer? Wasi-wasi? Martes? Martes na ba? Tuesday. Ayun, ang galing. Tuesday. Tuesday pala ngayon. Martes, ika-22 ng buwan ng... Malapit na magpaalam. Malapit na magsalita ng Adios, Pebrero. Adios, Pebrero. Adios, Pebrero. Welcome na Marso. Ayan. Pero bago po niyan is, meron pag-asa na tayo? May pag-asa na? May pag-asa na tayong ibaba sa alert level 1 sa susunod na linggo. Kung sa susunod na linggo ay anong araw 'yon? Gagawin nila huling Lunes o Martes. Palagi ko Martes kasi Marso eh. Ang sabi nila Marso daw tiyak yan na 'yan. Alert level 1 tayo Marso. Tama po 'yan at maaari nang ibaba sa alert level 1 ang COVID-19 restrictions sa Metro Manila. Pagsapit po ng Marso a primero. Kaya, ano ba ang katibayan? Tingnan natin ang the envelope, please. Tingnan natin kung ilan ang kaso ng COVID-19 ngayong araw na ito ng Martes. Ika-22 ng buwan ng Pebrero. Pero hindi man labang nilagay yung aking ano. Wala yung ano ko. Ayun. Okay. The envelope, please. Engineer, pagkibig kayo ang envelope. Wag mong lakubutin. Nilalabukot mo eh. Hindi ko mababasa yan. Ayun na. Ang pinakamababa. Pinakamababa ito ngayon. Pag nagkataon, pinakamababa ito. 1,019. Nabaho nga, mababa. Mas mababa nga ito kahapon. 1,427 eh, di ba? 1,427 ngayon po ay 1,019. Pababa na ng pababa, Engineer Wasi-Wasi. Mukhang nagbibigay talaga ng liwanag, ha? May liwanag sa gitna ng dilim, ha? Engineer Wasi-Wasi. Pero bago lahat, at least binigyan po namin kayo ng pambungad na impormasyon kagad dito pa rin sa palatuntunan nating teka-teka sa ngayong araw nito ng Martes sa DWIZ at si Senyor Pacheco po ang inyong kaboka-boka at bumabati sa inyo ng buenas tardes, magandang hapon, magandang madaling araw, magandang gabi, magandang hapon dyan po sa lahat ng mga nanonood at siyempre, hindi yung nakikinig eh, nanonood dyan po sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, ng mga kababayan natin na gumagamit ng YouTube at gumagamit ng Facebook. Ayan, alam niyo naman, mapapanood kami sa Android, DWIZ 882 live din kami via DWIZ 882 Facebook page. Ayan, binabati po namin ang lahat ng mga kababayan natin, lalo na sa Ukraine, ha? Medyo normal lang kalagayan sa Ukraine, ha? At sa Hong Kong, mamaya pag-usapan na natin dahil medyo naayos ata yung problema niyan sa ating mga kababayan sa Hong Kong na inabot ng, naku, marami nagkasakit eh. Marami na COVID. Ha? Bababa ho kami dito sa Metro, pababa ang kaso natin sa Islas de Pilipinas ba sa Hong Kong. Mukhang marangkada po ang COVID sa mga Pilipino dyan, ng mga manggagawa natin, ng OFWs natin dyan sa Hong Kong, senyora. At siyempre, samahan pa rin ninyo kami. Kamusta po yung ating mga kababayan dyan sa Metro Manila na nakatutok pa rin dito sa ating palatuntunang
teka-teka sa DWIZ. Okay, so inaasahan natin ha, inaasahan na po natin na bababa sa Marso 1. Ayan, ang kalagayan ng COVID natin. Ayan. At nananatiling, aba, maganda, puro magaganda mga balita natin. Nasa 300 naman at 80 overseas Filipino workers natin o OFWs na nasa Eastern Ukraine na nasa sentro ng tensyon dahil sa bantang pananakop ng Russia ay medyo maliwanag po yung sabi doon na medyo maganda naman at nananatiling normal ang sitwasyon dyan. At sa panayam po rito kay Joy Fernandez, OFWs natin dyan sa Kiev, na nangangamba pa rin sila. Kahit na medyo okay sila, nangangamba pa rin sila. Pero nakahanda sila sa magiging mga anumang magiging kaganapan sakaling sakupin ng Russia ang dating Soviet Republic ang Ukraine. Ayan. Yan po ay ilan sa mga balita natin ngayon. At isa pa sa magandang balita natin, senyora, ayun, nako, eh, maliban dito sa alert level 1, ang COVID-19, ba, nakapagtala na pala ng zero, ha? Zero? Ha? New COVID cases at wala rin ngayulat na nasawi na sasakit ay yung Angeles City, Pampanga. Ba? Eh, pag nakatikim ka ng zero, kailan kaya tayo makakatikim ng zero ang Metro Manila? Meron namang zero sa Metro Manila? Wala pa ata, di ba? Wala pa tayo nalalaman. At eto pa, ito yung inihintay ng lahat. Ha? Niluwagan na po ng lokal na pamahalaan ng Baguio City yung travel restrictions dito bilang paghahanda sa pinagbenga. Aba, matutuloy na ang pinagbenga. Ang alam na ko, siksikan yan, ha? Mayor, ha? Kaya siguro maganda natin makapanayam si Mayor. Mukhang itutuloy daw ang pinagbenga festival sa darating ng bahay. Kailan ito? Malapit na. Malapit na yan. Next week na yan, di ba? O within the week. Alam ko within the week yan, eh. Umaasa na po ang lokal na pamahalaan na muling sisigla ang mga sektor na lubang na epektuhan ng COVID-19 pandemic. At tiniyak ng LGU na mahigpit na ipatutupad ang health protocols upang hindi maging super spreader event. Eh, alam niyo naman, ang tao diyan magsisiksikan pagdating diyan sa Pinagbenga Festival for the first time. Kasi na-cancel yan noong nakaraang taon, di ba? Ilang taon na-cancel din yan? Dalawa na. Dalawang taon din halos. Kung ngayon itutuloy, ngayon taon na ito, meron daw po tema itong na Let Hope Bloom. Ba, maganda ang title, ha? Let Hope Bloom. Tignan naman natin kung ano ang paghahandang gagawin at sisikapin natin makapanayam si Mayor Magalong, ang mayor po ng naturang siyudad ng Baguio, kaugnay dito sa paghahandang ito ng Pinagbenga Festival. Kung paano yung gagawin nilang hindi may iwasan yung, alam mo yun, hindi may iwasan yung siksikan, eh. Di ba? Yan ang sakit natin, eh. Sakit yan ng mga Pinoy, parang nakawala sa koral. Lalo na kung alalaman nila maluwag na. Eh, medyo ingat-ingat lang tayo, ha? Kahit na po ganyan ang sitwasyon natin, eh, medyo ingat-ingat lang tayo. At yung pong mga, gaya po ng nabagit na natin, inanunsyo po ng mga kumpanya ng langis sa bansa, yung ikawalong linggong sunod na dagdag na presyo sa mga produkto nitong petrolyo na ipatutupad ngayon. Pinatupad na ngayon. Kanina pa. Kanina pa yan. Pinatupad na po kanina yan, senyora. At sa ngayon, hindi ho natin alam. Marami ho na epektuhan dyan, eh. Sa nangyari po na yan, senyora. Yung pagtaas po ng sunod-sunod, lahat po epektado sa dagdag presyo dito po sa gasolina. Akala pa rin, wala pa rin preno, eh. Ayaw magtigil, eh. Ayaw maglubay yung dagdag presyo ng gas. Kaya patuloy po yung pag-aray ng ating mga driver na umabot na sa pagbabanta ng malawakang tigil pasada. At ayon po sa ahensya, aabot na po sa 6,500 ang inilaan para sa bawat unit na ibinigay ng mga operator para ipamahagi sa kanilang mga driver. Ano po yung tinasabi natin? Yung subsidiya. Yung subsidiya na binibigay ng gobyerno para po sa mga tsuper. Sakaling hindi nakarating ang ayuda, ayan, may tuturing na paglabag ito sa nilagdaang pangako ng mga operator. Kaya tingnan nyo, pero marami pa bang nagre-reklamo mga driver? Yun ang hindi natin alam. Napagalaman na nakarang taon
nasa 135,000 public utility jeep ang nabigyan po ng fuel subsidy. Ngayong 2022, mahigit na 377,000 umano ang nakatag ng bigyang ng subsidiya dahil maging ang mga driver ng bus, ha, mga buses, epektado po. Mga taxi, mga TNVS, tricycle, delivery services, kasama na po sa mga bibigyan ng ayuda. Ha? Tayo kasama? Ay, hindi. Hindi ka kasama rito. General Wasi-Wasi. Bakit? Ano ka ba? Motosiklo mo? Ay, hindi ba pwede yan? Sarili mo yan eh. Hindi ka naman ano eh. Ang delivery services ka ba? Sarili mo lang yung dinideliver mo eh. Hindi ka kasali rito. Kung paano, may malaking bagay ito, pero batid din naman natin na hindi ito pang matagalang ayuda. Yun nga lang. Hanggang saan tatagal yan? Yan. Eh kung hindi ko, non-stop eh. Sana kung titigil eh. Eh kung hindi ko tibigil yan, eh kukulangin ito binibigay din ninyo. Yun ang nakikita natin. Non-stop. Kung non-stop to, mauubos yan. Di ba? Mauubos po yung ayuda, senyora. Yun lang po ang nakikita nating problema rito. Sana, makagawa po ng paraan ng ating mga kinaukulan para magkaroon ng mas magandang solusyon sa usaping hindi, sa usaping hindi naman po pwedeng. kada may taas presyo ng sagas eh, magwe-well ka po mga driver, ang hirap niyan eh. Ha? Tapos kasama po sa mga magsasakripisyo, yung ating mga commuter, at sa huli, ang ekonomiya naman natin ang malalagay sa alanganin. So, ang hirap, di ba? Paano mo kaya magigiusapan itong mga may-ari ng mga petroleum products natin? Ayan, ewan ko kung paanong lahat eh. Puro pasaklolo nangyayari sa atin, di ba? Yun nga, mabuti na lang at nasaklolohan natin itong ating mga Hong Kong. Yung mga taga-Hong Kong natin, mga OFWs, dahil talagang maraming. Isipin nyo, yung taga-Hong Kong, wala namang bahay ang mga OFWs niyan, di ba? Sa Hong Kong. Nakatira lang yan sa mga employer. Isipin nyo, nag-positive yung ilan dyan. Pagkatapos, mate-terminate, saan pupunta yan? Di ba? Mabuti na, si kaso po ata ng ating OWA yan, ha? Kaya umapila po yung sa gobyerno ng Hong Kong, umapila po tayo na magkaroon ng designated quarantine facility yung mga OFWs. Kailangan, siyempre, rentahan ang tutuluyan. At siyempre, tayo na magbabayad yan. Kaya lang, huwag naman yung ganyang pinalayas nyo. Hindi nyo na binigyan ng pagkakataon na mabuhay yan. Huwag naman sana natin makakalimutan na lahat ng ating kababayan, saan man sulok ng mundo, bahagi ng obligasyon ito ng ating gobyerno. Kaya mabuti naman, nagpapasalamat tayo sa OWA, sa Overseas Workers Welfare Administration, at dahil may 41 OFW sa Hong Kong ngayon na tinamaan ng COVID-19 at sinasabing sinibak naman sa trabaho yung iba, matapos silang magpositibo, tinanggap na muli ng kanilang mga amo matapos makipag-usap sa kanila yung ating gobyerno ng Pilipinas. At kagulay nito, tiniyak din na may pinansyal na tulong na inilalaan at ginagawa ang ating pamahalaan para po sa mga OFWs. At nakatanggap po halos makakatanggap po sila ng $200 na cash. Marami ba 'yon? Gano'ng ba kadami yung $200? Magkano lang yun? 100? 10? 10,000? Oo nga, 10,000. 200 eh! 10,000? 10,000 lang? Well, 10,000 lang po pala eh. Then, di ba rin na, kaysa wala, di ba? Wala ka tayong magagawa eh. Yun po ang matatanggap ng ating OFWs na nagpositibo sa COVID-19. At tiniyak po ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na tinutulungan na po ng gobyerno ang sa pamamagitan ng Philippine Overseas Labor Office sa Hong Kong ang mga nagpo-positibo po sa COVID-19. Yung $200 naman po ay magmumula po yan sa OWA. Yan po ibibigay ng OWA. At naibibigay din naman sa bawat OFWs na magkaka-virus. Yon. 10,000 yon sa pera natin. Okay? Pwede na. Kahit paano. Kaysa wala. Di ba? At napagal naman po na
na sinabi pa rin po na nagkakalob din ang itong ating Philippine Overseas Labor Office ng pagkain. Ayun, mabuti, kailangan yan eh. Hygiene, kit, at power banks para magamit sa komunikasyon at naghihintay ng tawag mula sa Center for Health Protection at Hong Kong Labor Department. At bukod doon dito, nakikipagtulungan na rin niya ang ito pong ating Philippine Overseas Labor Office sa isang non-government organizations para po sa isolation facility at matutuluyan ng ating mga OFWs na naepektuhan po dyan sa ng pagkakasakit. Sipin mo, hindi nagkasakit sa Pilipinas nang magpunta sa Hong Kong doon nadali ng COVID. Ba, matindi rin ano. Parang din naman talagang, kasi pinipigil lang natin magpunta muna eh. Huwag mo nang umuwi eh. Huwag mo nang bumiyahe. Nang pinabiyahe natin, nagka-COVID. Ang bira talaga, oh. Ewan, wala ko tayo magawa. Talagang nasa gitna pa rin tayo ng pandemic, senyora. At yan po ay ilan sa mga matitindi nating mga sitwasyon na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. At habang patuloy na inaasahan natin na paluwag ng paluwag ang kalagayan natin, at sana naman huwag naman ito magdulot ng panibago na namang pagsirit ng COVID. Di ba, Engineer Wasi-Wasi? Yun na lang ho ang panalangin natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, senyora. Dahil kung hindi na naman, talaga hindi na tayo makaagwanta nito. Tumataas ang langis. Ayan. Hindi mo nga malaman kung ano nagagawin dito. Tumataas ang langis. Katapos, eto tayo dyan. Ay, buhay ko. Hindi ko malaman kung ano gagawin ko dito sa... Naku. Ilan ba yung mananabong na mga dinukot na? Ha? Pati yung mananabong, ano? Mamaya nga, pag-usapan natin yung mga sabungero. Kahirap nito. Ayan, kawawa naman yung mga sabungero. Yung ngayon, katapos, headline po kanina, may niratrat na sabungero. Diba? Ano ba mukhang mukhang hindi hata nakakatulong. Kasi may nabasa ako eh, na sabi, ang online sabong ay nakakatulong daw ng dagdag na trabaho sa mga Pilipino. Eh mukhang nagkakamatayan eh. hindi nabubuhay eh. Nagpinapatay eh. Oh, yan. Yan ang nangyayari eh. Pinapatay na, kinikidnap pa. Hindi mo malaman kung nasaan nga ngayon, di ba? Eh kaya, hanapin nyo. Paano ngayon nahanapin yan? Dapat mo ang dami ngayon trabaho ni Philippine na, no? Ni Philippine National Police Chief General Leonardo Carlos. Isipin niyo, ang nawalang sa bungero, 30. 30 ba yan? Ang nawawala? Ha? May hinala po na may mga kasangkot na pulis. Yun ang hirap eh. Ano ba naman yan? General Carlos, medyo siguro po para medyo alisto po sana tayo. Kaya kauupo lang ni General Carlos, ha? Kauupo pa lang, puro problema ho. Ang problema nyo mismo sa kabaro natin, kabaro ninyo. Ano ba naman yan? Oo, mukhang kabaro ninyo. Yung police, tapos police din yung kumuha doon sa isang doktor, police din yan. Ha, na wala, basta dumakip lang daw po ng walang kaabog-abog. Di wow. Walang waranta pares. Maraming, ibig sabihin, maraming question. Ha? Tapos, kino-question kayo ng baklas. Yung baklas, medyo, ako, para sa akin, tinitingnan din naman natin, saan ba tayo tululugar talaga dyan? Ako, nalilito rin ako dyan, eh. Ilalaban ang pukpukan yan ng COMELEC sapagkat yan ang batas nila. On the other hand, pag-aralan nyo rin yun ang sitwasyon, ha? Ang pinaglalaban ng magkita-kita tayo sa usgado, sabi nga ng COMELEC. Kung talagang kami po ay yung aming po ginagawang pagbabaklas ay binabiolate namin ang tinatawag na karapatang pantao. May karapatan, puro karapatang pantao yan eh. Ayun ang mga, yung karapatan mo. Karapatan kong ilagay pa ngayong yung retrato ng aking pinakamamahal na but na magiging presidente. Sino bang kandidato mo? Si ang kandidato ko po si Engineer Wasi-Wasi. Kaya bakit naman ganyan ang laki ng retrato ni Engineer Wasi-Wasi? Hindi ko kayo sumusunod sa instruction ko ano ang dapat. Okay, pumapayag naman po kami na ilagay niyo yan sa bahay niyo. Huwag namang takpan niyo yung buong bahay niyo. Bino mo yung mukha ni Engineer Wasi-Wasi, tinakpan yung buong bahay niya.
may reglamento. Tingnan nyo, alam nyo kaya gusto ko kumuha ng isang lawyer kung saan tayo, miskin na hindi election lawyer, may, kung anong tingin niya dito. May human rights bang violation? Meron ba tayong human rights violation? Kung ang nagpapaira ng reglamento, dahil pagdating sa eleksyon, ang may kapakanan para sa reglamento na magpairal ay ang COMELEC. Eleksyon eh. Ganon. May makukuha ba tayong lawyer? Gusto ko lang malaman kung pa pwede niya lang sagutin yan. Meron ba tayong lalabaging human rights? Meron bang nilalabag? Wala pong sumagot. Wala rin sumagot ng mga lawyer. Medyo ang hirap talaga nito, no? Kasi, ang nagigiit lang doon, ang nagigiit lang dito, kung ating ngumuni-muniin na, ang hirap, paghihirap ha, itulak kabigin eh, itong isyong ito eh, ng kung ano lang dapat na sundin natin, pero eto si Attorney Macalintal, ang sabi niya, pinasususpindin niya talaga. Pinasuspindin niya yung pagpapatupad na yan ng regulasyon hinggil sa malalaking campaign posters na kinakabit sa mga private property. Ito naman ang sulat ni Macalintal sa COMELEC kung saan ang kahilingan niya pansamantalang suspension hanggang March 25 o pagsisimula ng campaign period para sa local candidates para mabigyan ng sapat ng panahon ang COMELEC na maripaso yung mga regulasyon nito hinggil sa off-plan baklas. Kasi panay baklasan eh. Eh mabigat, eh mga tauhan ni General Carlos na naman nasabit. Oh. ang pagtutunan na naman ng pansin, yung mga tauhan naman ni General Carlos ng PNP. Eh dahil sila nagbabaklas eh. Ang hirap talaga, no? Eh sila yung may police power, di ba? Para mula sa COMELEC. Kaya ang hirap, ano? Eh malinaw daw, paglabag sa constitutional rights ng tao at due process. May katwiran si Mayor, si Attorney Macalintal. On the other hand, tingnan mo rin kung may katwiran din ang COMELEC. Eh, sila ang nagpapatupad, pagdating ng halalan, sino ba nagpapatupad ng rules? Yun ang tanong natin. Sino ang susundin natin pagdating sa rules and regulation? Di ba COMELEC? Pagdating sa eleksyon. Ngayon, meron bang masasabi tayo na merong constitutional, merong paglabag sa constitutional rights kung ito yung rule ng COMELEC? Yun naman ang tanong. Eh yun ang rule ng COMELEC eh. 'Di ba? Ano ba gun ban? Gun ban. Gun ban. Tulad 'yan, hindi kayo meron kayong lisensya ng baril, pero sasabihin niyo karapatan ko magdala ng baril eh. Yun ba? Ayan. Hindi ko naman pinuputok 'yan eh. Eh bakit niyo ako inuhuli? Di ba? Eh kasi nga may gun ban. Yan. Pagkatapos ng eleksyon, wala nang gun ban, di ba? Kasi nga rules eh. Kaya nga may nilalabag ka. Dahil may pinaiiran na rules. Dahil may nangyayaring eleksyon. Kaya ang may karapatan din ay ang COMELEC. Kung titingnan mo ang sitwasyon ha, may rules na pinaiiral, itong rules ko eh. Paano nyo pariiralin sa akin yung karapatan nyo? Bakit hindi pumasok din yung karapatan ng gunman? Ba, karapatan ko magdala ng baril? Di ba? Pwede ba ganun? Engineer Wasi-Wasi, paano yun? Buti, kasi kung paintulutan natin ito, paintulutan na rin natin pati ang pagdadala ng baril. Sasabihin nila, anong pangyalan ko sa gunman? Di ba? Karapatan ko to? Patay tayo dyan. Kasi karapatan pala eh, ang labanan eh. Lahat na puro karapatan ang gagamitin kung yan ang magiging batayan natin, ha? Ako lang, yun ang nakikita ko lang sa sitwasyong ito. Kahit na sabihin natin, kasi private ka mo. Private ang baril eh. Sarili ko to eh. Nasaan ba? Nasa ba na ni Engineer Wasi-Wasi yung baril? O nasa bulsa ko? Private ito, akin to. This is mine. Kaya nobody can take this. Kaso kukunin, di ba? Yun po ang isang issue na hindi ko malaman, hindi naman ako lawyer, kaya lang pinagtitimbang-timbang natin, ano ba talagang human, ano ba yung karapatang pantao, o ano ba yung karapatang, ano ba yung paglabag sa constitutional rights, at ano ba yung mga rules? Okay, ano ba yung rules ba, ma-overrule ba niya ang constitutional rights? Yun ang tanong. Bakit pa naglagay ng rules kung na-overrule pala ng constitutional rights?
Tama ba, Engineer Wasi-Wasi? Yun ang hindi ko makuha. Okay. Anyway, pinag-uusapan lang ho natin yan at I'm not a lawyer, pero I'm looking for a lawyer para to discuss this matter at saka malaman natin. Sa mga susunod na pagkakataon, siguro gusto kong linawin ito. At magbabalik po ang palatuntunan, teka-teka, sandali-sandali po lamang at magbibigay po lamang kami ng ilang mahalagang paalala. Ito pa rin ang teka-teka sa DWIZ. Si Senyor Pacheco magbabalik pagkalipas ng ilang mga patalastas. Teka-teka, alas 4:30 na! DWIZ! Teka-teka, alas 4:30 na! And as starters, magandang hapon. Nasa ikalawa, tulimbagi tayo ng ating palatuntunan, teka-teka, sa DWIZ. Si Senyor Pacheco pa rin ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Ngayong araw nito ng Martes, 22 ng buwan ng Pebrero. Ayan, at binabati na po natin si Rino Rivera. Asa ba yung mga babati natin dyan? Meron pa ba? Asa yung unang binigay mo sa akin? Ito, ito. Si Joby Cabalquinto, listening from Jensen DXDX. 693 kilohertz sa Jensen po ito. Gliceria Pugao Pacaira, good afternoon Senyor Ray from Binondo, Manila. Si Ricardo de Guzman, good afternoon Senyor Rino Rivera, ayan. At saka sino to? Kumabol pa si Jonel Beltran, good afternoon from South Korea. Ayan, man. Anyong sayo? Ewan ko sa akin. Anyong lang sayo. Okay, at sino pa yung nabol? Annette Allegri D, Senyor, alas 4:30 na, okay. At siyempre, binabati natin itong sina Rino Rivera, September Cortez ng Bulacan. Ang ganda ng pangalan ito, nagkatutuwa ako kay September Cortez eh. Si Jonel Beltran, ayun, nabanggit ko na. Si Cesar Caspillo and family sa Perth, Australia. Magkapareho ng ano to ha? Magkapareho ng oras tayo ha? Engineer sa, nakakapanood dito. Pareho ng oras tayo sa Perth, Australia. Ayan. Si Gerson Siguro ng Legazpi Albay. Ayan. Si, sino pa? Si Halon Hailon. Ay, nahihirapan ako sa pangalan nito. Halon Hailon. Ayan. At si Angelo Redaha from Malolos, Bulacan. Marie Kyler from Hong Kong. Alan Brazil from San Jose, California. O, oh, kasi mo. Magandang madaling araw. Madaling araw kayo doon. Ang hirap ng oras nito ha. Sa San Jose, California, USA. Magandang madaling araw. Okay ha, pati pagsasalita. Ano rin ha, may slang ha. Magandang madaling araw. Okay, June Nicolas, magandang hapon senyor. From Nancy Real, Naga City. Uy, sabi ko lito. Si Alicia Ochiani, good afternoon po. Ayan, wala na. Nabanggit naman lahat, si Rene, sino pa to? Nakuha natin lahat, ano? Nabasa na natin, sino pa ba? Liberty Ramones, ayan, Liberty Ramones, ang dami naman ito talaga, hindi ko naman alam kung sino pipiliin ko rito eh. okay. Jerry Villares Guerra from Mekawayan, Bulacan. Ayun. Debatiin na rin natin sila sa tour at saka sila Babylin Mercado at si Mami Rose ng Malhakan, Mekawayan, Bulacan. Wala na. Okay. Pasensya na kayo doon sa hindi namin mababasa, no? Wala na po kaming oras. 11 minutes past the hour of 5. Ayan. Kala mo ba kung anong susunod mo pang 5? 11 minutos makalipas po ang 5 ng hapon. Kailangan may pa-Inglis-Inglis pa tayo ng konti dahil nakikinig yung mga Inglesera natin, mga kababayan dyan sa Amerika eh. Lalo na sa California, Los Angeles. Ayan. Maraming salamat ha sa mga nakikinig dyan. Alam natin na nga, mga nagdadatingan na lahat dito yung mga ano eh, yung mga iba't ibang turista natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Habang yung iba, at yung iba, mga Pilipino naman yon na nagpupunta, bumabalik at gusto nilang matikman ulit ang kagandahan ng Pilipinas. Diba? Kaya wala, talagang hindi natin may iwasan po na talagang umarya. Ang ating mga flight frequency, kailangan din natin yan. At syempre, kailangan mag-increase tayo ng mga flight. Ano-ano ba yan? Ang Philippine Airlines, ang Cebu Pacific, at ganoon din yung Air Asia Philippines. Mabuti na dadagdagan tayo ng mga flights, ano? Na pwedeng makatulong sa lahat ng mga nagdadatingan sa ating mga kababayan sa mga, ika nga eh, ito yung low-cost carrier natin.
ang mga may mga low-cost carrier natin kagaya ng AirAsia. Uy, nasa linya na natin pala. Nasa linya ba natin ngayon ng AirAsia? Okay, sandali para malaman natin kung ano ba yung mga dagdag ng flight frequency nila ng AirAsia. O ano yun, nasa linya natin ngayon ang tagapagsalita nito. Walang iba kundi si Steve Dailisan. Steve! Buenas tardes. Magandang hapon. At welcome ulit sa Teka tardes, Teka. Senyor. Okay, seta. Okay, maraming salamat po at good afternoon sa lahat ng mga nanonood. Nasa runway ka ba? Nasa runway ka ba? Para ka nasa runway. Nandito. Nasa airport po ako, senyor, pero kanina ang dami mong binati ng mga ano, iba't ibang galing sa iba't ibang bansa. So, yung mga binabati natin nanonood sa atin na may meron sa Ukraine, meron sa Hong Kong. Eh sa Hong Kong nadali ng COVID yung iba eh. Pero okay na sila. At least nakapagtrabaho ng mga OFWs natin. Pero maraming mga mas maraming mga taga-US ang nagbubuntahan ngayon dito, ha. Totoo. Kaya medyo kumusta ba ang influx ng foreign travelers natin ngayon? So nakikita nyo? Sa ngayon, Senyor Ray, we're very happy rin kahit papaano. Nasa mula February 1 hanggang 17, nasa mahigit 80,000 na yung bilang ng mga foreign arrivals natin. Okay. Ito ay medyo talagang malaking talon dun sa naitala nung nakarang taon, nung 2021, nasa hanggang 9,000 lamang nung panahon din ng Pebrero. So ito ay magandang development para sa atin, lalo't papalapit tayo sa summer. Maraming yung mga nagsisidatingan. Hopefully, masustain itong ganitong klaseng demand. Senyor, kasi gustong-gusto na rin namin sa airline industry na makabawi. Kaya nga sa amin sa AirAsia, tinaasa na rin namin yung aming frequency bilang anticipation dun sa inaasahang pagtaas ng demand. Sa marami sa aming destination, dinoble na namin. Halimbawa, sa Katiklan, yung paboritong gateway papuntang Boracay. Boracay yan, Boracay. Senyor, 34 times weekly na po ang AirAsia dyan. Sa Cebu naman, 21 times weekly. Sa Tacloban, 24 times weekly na po tayo lumilipad. Sa Panglao, na isa rin paborito. Sa Bohol. Bohol yan. Yes, sa Bohol. Nasa 14 times weekly na tayo. Sa Puerto Princesa, ganun din. 9 times weekly, Bacolod 14 times. Okay. Sa Davao, 11 times weekly. At sa Cagayan de Oro, 9 times weekly. So, ibig sabihin po, yung lahat ng ating mga destinasyon na ito ng AirAsia ay bukas na para sa mga sa Surigao, meron ba kayo? Surigao? Hindi pa po lumilipad ang AirAsia sa Surigao, pero bubuksan po namin ngayong darating na summer itong aming destinasyon sa Dumaguete at saka sa aming destinasyon din po dyan sa probinsya po ng Dumaguete na pinanggalingan nung aming CEO last year. So yan po, bubuksan namin yan. At saka sa Roja City, ayan, yung seafood capital natin. Okay, yung Palawan natin, Puerto Princesa lang ang meron kayo? Yes, opo, sa Puerto Princesa. Wala pa yung isa nating lugar na maganda na pinupuntahan dyan sa Palawan? El Nido. El Nido area. Opo. Wala pa tayo dyan. Opo, mas maliit na aircraft po kasi. Oh, yun nga lang. Yun ang problema dyan. Kaya po kung wala pa tayong airport kasi, di ba? Opo. Dun sa, yung mas mahaba po kasi yung nililipad natin dyan ay Airbus A320. Okay. So, magandang balita ito, senyor, kasi syempre yung mga kababayan natin, lalo na yung mga, yung sektor ng turismo, matagal na pinadapa ng COVID-19, mataon na rin para makabawi. Okay, sinabi mo yung makabawi, mga ilan yung mga na-displaced na mga tauhan ng AirAsia ang naka-recover, ang nakabalik na? Sa amin po, simula po nitong Enero, lahat po ng aming hibernated employees ay sumasalang na po sa training. At patuloy po yan kasi inaasahan natin natataas yung demand sa mga susunod na buwan. And at the same time, yung aming AirAsia Super App dito po sa Philippines, yan po yung aming digital travel and lifestyle platform, ay magbubukas. Yan po ay magbibigay din ng oportunidad para sa trabaho. Kaya medyo marami rin yung hiring natin ngayon eh, Senyor Ray, para dun sa Super App. Yun nga lang, gusto ko rin ipagbigay alam sa publiko na meron pong nananamantala. Meron pong iba na talagang may mga scammer na tinatawag sa Okay. Mag-ingat po kayo doon. Kasi nagpapanggap po silang mga empleyado ng AirAsia na niningil sila ng hanggang 6,000 piso. Wow. Opo, kapalit. At meron po mga nabiktima na nito, Senyor Rhea, at inireport na po ito sa amin. Kaya po, nagbibigay po kami ng babala doon sa mga aplikante, sa mga nag-apply. Wala hong hinihinging kapalit na perang AirAsia sa inyong aplikante. Para lang mag-apply kayo ng trabaho. Yes, opo. Kasi yung iba tinitake advantage dahil nasa gitna pa rin tayo ng pandemya at marami nangangailangan ng trabaho. Huwag po nating salamantalahin yung ating mga kababayan. At dun sa mga kababayan naman po natin. Relax lang. Huwag kayong maging excited. Kasi na-excite sila eh.
Sabi nga, at last, makakapagtrabaho na ako sa Air Asia pa ako. Kaya mga yun ang iniisip nila. E yung pala, hindi pala sa Air Asia ang bagsak nila. Yung pala, nabiktima sila. Yun ang mabigat doon. Nabiktima sila. Mabigat din yun, ha? 6,000 pesos. Marami wow. Biktima nito. Oh. Opo. E kakagatin yan. At gagawin lahat ang paraan yan para makapagtrabaho lang sa isang flight, sa isang ano, sa isang kumpanya ng ano, ng paliparan. Opo. So, mag-ingat po tayo. Meron po tayong mga inilabas na ring babala sa social media platforms ng Air Asia. Magtungo lang po sa aming hihita. Yun, yun ang, pwede bang dandahanin natin yan? Yan, yan. Paano sila magtutungo? Saan yan? Opo. Pwede po nilang bisitahin yung aming newsroom.airasia.com o di naman po kaya sa LinkedIn. Meron naman pong verified account doon ng Air Asia. And at the same time, isa po sa mga senyales ano, na lihiti mo yung nakipag-coordinate sa inyo, hindi po kami gumagamit sa aming mga personal account. Ang ending po ng aming email, pag kayo po ay pinadalahan ng imbitasyon ng aming recruitment team, airasia.com po at airasia.com po yung dito. Yun, malinaw so, po yan. Galing, madali na lang makikita yan, ha? Okay, at least dito bang nakarang halos 2 taon na mga more or less mga ilan ang na-displace nating mga manggagawa o mga empleyado ng ano ng Air Asia. Marami din ba? Marami rin ba? Opo, may ilang daan din po. Aba, daan din ha. Na workers talagang, natin. At nakakalungkot po ito pero we're very happy na kami po ay talagang geared towards recovery na, senyor. Maraming oportunidad, hindi lang po sa airline, kundi dito sa aming digital travel and lifestyle platform na super app. Aside from domestic flights natin, ano yung mga international flights natin pa at the same time? Ayun, senyore. Yun ang gusto ko malaman. Kami po, may nabanggit mo kanina yung Hong Kong, although yung Hong Kong ay suspended pa rin po hanggang March 4. Mm-hmm. Pero tuloy-tuloy po yung ating flights patungo ng Singapore. At ngayon pong darating na Marso, tayo po ay lilipad na patungo ng Bangkok? At ng Bali. So bukas, baka bubuksan ang Bangkok. So yes, mga lang sarado ba yan? Yan ang mga sarado lahat, hindi tayo pinintulutan? Ito po, previously, ay may mga mas mahihigpit na requirements. Okay, mga okay. Opo. So ngayon, medyo nagluwag sila. Opo. Okay. Para sa mga Filipinos na fully vaccinated. So, bubuksan po natin ating Bangkok, Bali, at saka Incheon sa South Korea. Sa South Korea? At tuloy-tuloy din po yung lipad natin sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Okay. Kuala Lumpur. Ano pa? Ito lang ang Asia natin. Ito lang ang Asia natin. Ang Air Asia puro Asian lang. Asian countries lang. Yung ating counterparts po, yung Air Asia X at yung Air Asia Malaysia, lumilipad din po siya ng Middle East. Actually, yung aming AOC, yung aming Airline Operations Center sa Malaysia, lumilipad na po ulit sila ng Australia. Ayun. So, nakakabalik na po kami paunti-unti. Ang Guam wala pa. Yung US flights po wala na will resume very, very soon. Yeah, buro mo. Kaya muna, for the meantime, concentration tayo sa Air Asia. Pag sinabing Air Asia, lahat lang ng lugar sa Asia. Mostly po. Mostly. Senyor, opo, ang wala tayo, Vietnam. Wala ka pa kayong Vietnam. Hopefully po, makapagbukas na rin po kami. Pero lagi po namin inatabayanan kasi, senyor, yung yung opening ng borders. Ayun. So, as soon as mag-open yan, halimbawa sa Taiwan, lumilipad po kami dyan pre-pandemic. So, ang Jakarta, po, wala pa tayo? Yan po ay inatabayanan. Inatabayanan pa rin. Situation natin. Mm-hmm. Inaantay lang po natin na magbukas talaga yung mga borders para po makalipad na po ulit tayo doon. Ayun. Okay. So, yung dati rin yan, Jakarta, na pinupuntahan nyo, kaya nang nakasarado. I see. So at this point, ano pa yung inaabangan na natin? Jakarta? Ano-ano ba? Opo. Pero kami po ay wala pang ruta sa... Wala po kaming commercial route sa India, pero kami po ay nag-chartered flight. Chartered flight kami na. Ng India. Ayun, sa India naman. Okay. Opo, sa India naman. Okay. So tuloy-tuloy po yan, senyor. Kami very positibo yung pagtingin natin sa recovery. Mm-hmm. Para kasi ibig sabihin po niyan dagdag trabaho mm-hmm. at dagdag opportunities. So hopefully po magpatuloy yung sitwasyon natin at maging alert level 1 na tayo very very soon para lahat. By March 1. Mabawi na. Oo, medyo yun ang inaasahan na sa NCR kaya medyo asahan natin na marami ng influx ng mga darating pa mga foreigners o mga tourists lista natin na gustong puntahan yung mga magagandang lugar natin dito sa Pilipinas. Oh, excited kami dyan, senyor. At saka, bakasyon tayo sa Zamboanga. Natural. yung Baguio ba, bumabiyahe kayo?
Ay, sa Baguio po. Opo, wala tayong Baguio, no? Sa Baguio. Kasi nga, baylan lang talaga muna. Hindi tayo masyado nag-ano dyan, no? Malapit lang kasi, no? Kasi may pinagbenga na eh. Oras na lang eh. Oo, senyor. Dalawa. Halos eh. Halos nakukuha ko na 2.5 hours eh. Dahil doon sa... SCTEX. Kasi naalala ko yung pinagbenga, panambenga. Matutuloy na eh. No, kaya nang naalala ko. Yan, syempre, para medyo konting lamig-lamig din. Okay. Sa Baguio. Okay, maraming salamat, Steve, sa pagbibigyan mo sa aming palatutunan. Without fear me, sir. Okay. Ingat po kayo. Okay, mag-ingat na kayo. Mga kaibigan, si Steve Dailisan, ang ating tagapagsalita ng Air Asia. Nagatid sa ating orasan, 23 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ito pa rin ang palatuntunang Teka Teka sa DWIC. At siyempre, bakit ganyan ang tingin mo, engineer? Parang malalim ang tingin mo. Talo ka ba, talo? Talo? Talo ka? Oh, hanapin! Hanapin ang sabungero. Kaya naraming natatalo. Ayan. Kaya napunta ko tayo sa sabungero eh. Dahil kasi dapat ito ay matutukan din ngayon ng ating Philippine National Police na pag-uusapan natin. Ewan ko, maging si PNP, si dating PNP chief at ngayon ay senador si Senador Bato. May hinana na may mga matataas na opisyan sa pamahalaan at pulis, senyora, ha? Ang nasa likod ng pagdukot sa mga sabungero. Oh, ayan. Sino yung mga sabungero na yan? Ito raw yung mga sabungero na mahusay mandaya. Kaya pala pag binanonood mo ito doon sa online, nalalaman ko, yun ang tayain mo. Talo yan. Nagkakaintindihan. Nagtataka ako. Anong, bakit? Eh kasi naghihinala po ngayon. Ito po naghihinala yung mga kamag-anakan dun po sa mga nawawalang sabungero na sa ikinikilos po ng PNP dahil hanggang ngayon, wala pa hong natutukoy na mga kriminal. Isipin mo yan? Wala pa hanggang ngayon. Puro investigasyon lang eh. Iniimbestigahan po namin. Puro imbestige. Ano na ho nangyari? May nahuli na bang sabungero? May nakita na ho bang sabungero? Wala pa, pero iniimbestigahan pa namin. Ang tagal naman. Ang tagal na ho nawawala yan eh. Yan ho ba, lilitaw pa o hindi na? Yan ang tanong. Yan. Puro imbestigasyon daw ang naibabalita ng PNP sa kabila ng kanilang pahayag na mga may persons of interest. Yun eh. Yung persons of interest na silang sinusubaybayan. Ay kaya, sa bagay, pag nag-imbestiga ka, tsaka nagsusubaybay ka, matagal-dagal din yan. Di ba? Tama ba, Engineer Wasi-Wasi? Kailangan medyo mga paano-ano ka pa dyan. May pa-disguise ka pa dyan. Kunyari, ikaw si Gwapong Wasi-Wasi. Yan. Kahit na dati hindi ka naliligo, medyo maliligo ka na ngayon para maibang dating ng amoy mo. Yung amoy ni Wasi-Wasi, ganito ang amoy. Di ba? Yan ang mga tirada dyan. O may higit po isang buwan eh. Yan ang mabigat kasi. Isang buwan na, Engineer Wasi-Wasi, na nawawala ang mga sabungero na di umano ay mandaraya. Totoo bang mandaraya? Oo, isipin mo. Nakakaya pa lang. Kahit na lima, mausay yung manok, pwedeng gawin pa lang pipitsugin yung manok eh. Balato naman dyan. Oo, yun ang mabigat dun eh. Ha? Napakabigat yan, ano? Ngayon ko lang nalaman na yung isang manok na mahusay, talagang alam mong palaban na mananalo, o ba'y natatalo ng isang kalaban? Parang di pa ng buksigero yan, inalagyan ng pampatulog. So, mabihira rin naman. Ako, wala akong naintindihan sa sabong, ha? Kaya lang po, medyo ako nagkaroon ng interes dahil isipin mo, nagkadukotan ng sabongero. Ang nalalaman ko lang nung dati dinudukot, mga Chinoy, yung mga mayaman, di ba? Aba, pati sabongero ngayon, dinudukot na? Oh. May mahihita ba kayo sa sabongero? Bakit dinudukot na rin yan? Oh, isipin nyo, yun ang tanong. Ito pong mga sabungero na dinukot sa mga sabungan saan? Sa mga dinukot yan? Sa sabungan daw po sa Maynila, sa Rizal, at Laguna. Walusyam! Yan po yung mga sabungero na sumisigaw po na nakikita nyo dyan sa mga sabungan sa Maynila, sa Rizal, Laguna, na nagsasabi, Walusyam! Yan. Mano! Ano ba sinisigaw? Wala tayong natamo ito si General Wasi-Wasi, sabungero ah. Tumataya ka, no, General? Wala! So wala!
Sabuna! So, walo siyam! Hindi ko na, hindi ko na itindihan yun eh. Walo siyam! Sabuna! So, meron! Yeah, meron silang ganun, diba? At ayon po sa PNP, may CCTV footages. O, meron pala eh. Bakit nahihirapan tayo? O, na silang hawak. Indo po ang magiging lead ng kanilang investigasyon. By the way, may bilis-bilis na naon natin kung meron kayong CCTV nakita. Kabakailan napabalita sa mga radyo, isipin nyo, 300 sa bungero nawawala. 300 ho yan noon. 300 ngayon, 30 na. Ha? Nawawala. Kabilang na po ang insidente dun sa Resort World. Ba? Mo ibig sabihin pag sa Resort World, hindi talaga pipitsugay ng mga sabungero yan. Ha? Talagang matitindi po yan. Ang husay humawak ng tari niya, kung gano'n. Ano yan? Pinapalitan ng tari? Ng purong mapurol? Misan daw gano'n eh. Ayon sa PNP, ba't hindi ba nakikita yon? Hindi na nakikita, no? Oo nga eh. Basta yung pala, wala palang ibubugay yung tari ng isang manok. Ano ba naman yan? 30 lamang ang nawawan ng sabungero, ha? Ayon po ngayon sa PNP, pero noon dati, 300. Kaya, ewan ko, nananawagan po yung mga kamag-anakan nito na mga, na magtungo po sila sa tanggapan sa Campo Crame para doon po kayong magreklamo. Ha? Doon po kayong magreklamo. At ngayon, ewan ko, sana po naman maayos sa problemang ito ng mga nawawan ng sabungero. Ay, buhay natin, no? Iba-iba. Iba-iba talaga ang mga tinakaharap natin na sa mundong ito, senyora. Pero anyway, tayo po ay, ikaw nga, naku, patuloy yung, ito nga dito nga sa mga problema natin sa mga bilihin, tumataas na nga yung gasolina natin, patuloy pa rin ang paglaganap ng smuggled na gulay. Tipin mo, nung dati, ini-smuggle lang, di ba ang ini-smuggle lang nung dati, sigarilyo? Ngayon, ini-smuggle, pati gulay. Pahirap yan sa ating mga magsasaka, senyora. Kaya kung magpapatuloy po yung paglaganap ng supply sa ibang bansa, ano na mangyayari? Ano po mangyayari sa ating magsasaka? Kaya pala, lagi natin binabagsak yung sariling atin, di ba? Ano? Itong ganun. Paano pag dumating na sa puntong mawala na lang tayo ng gana ang mga magsasaka? Hindi na magtatanim. Paano yan? O sa kayo aasa? Kung malimbawa yung inaasahan natin nagkaroon ng pagkukulang pag sa salat, hindi sila magbibigay sa atin, sa tayo kukuha? Wala na. Yan ang hirap. Kaya po, mukhang diniscourage natin na yung magsasaka na tumigil na. Kaya pakiusap po natin sa mga kinukulan, maging patas tayo. Patas tayo dito sapagkat tayo din ang mawawalan, tayo din ang magiging kawawa sa bandang huli pag umasa tayo sa iba at hindi tayo umasa sa sariling atin. Anyway, with that, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng patuloy na nakatutok sa aming himpilan dito po sa DWIZ, sa panatuntunan ng Teka Teka at sa inyo po, sa pangalan ng bumubuo ng News and Operations Center ng DWIZ, sa ating engineering side, si Engineer Wasi Wasi, si Senyor Pacheco, minsan pa nagsasabi, don't worry, be happy! The landlord say your rent is late. Teka, teka, alas 4:30 na!